araw mga adventures. Punta po tayo ng KTM Pampanga. Bisitahin po natin ang status ni Pong Kando. Init ulan po dito ngayon sa Pampanga. Araw-araw po ganun mainit. Pero biglang umuulan. Mainit po pero maambon-ambon. Wala pong pasok ngayon si Josh, yung anak ko. Kaya ginamit muna natin, hindi muna natin itong Mio niya. Traffic na naman po, araw-araw po traffic dito sa sa San Fernando. Bali po pang ilan days na ba ni Pong Kandok natin sa service. Bali pang 6 days po. Kasi today is Wednesday. Pinasok po natin doon is last Thursday. So 6 days na po niyan sa KTM Pampanga service si Pong Kandok natin. Pero nag-update naman yung mekaniko ng KTM service. Ayun nga, nakahubad na daw po yung So, sunod po niyan siguro. Replace na lang po. Ibabalik na lang yung mga parts na i-replace. Mga parts pong i-replace. Frame. Left fork. Front. Brake lever. Footrest, foot peg. Saka signal light, saka mga side mirrors. Basic lang naman pong mga replacement. Kaya lang medyo matrabaho po yung frame. Kasi pag frame po, ayun, talagang hubad pati engine. Kaya dun siguro sira natagalan. Pero tingnan po natin ngayon kung yung actual na status na ni Pong Kando. Tatagpin na po uli sila ng kalsada. Kasi nga maulan, mabaha, dinadaanan ng tubig yung nabubutas. Kaya lang asfalto. Pag nababad na naman sa baha, bago yung baha running, wala, iwawas out uli yan. Kaya lang, para lang po siguro hindi malubak. Kaya parang minasilyan nila muna. Mainit na naman po, mainit na naman. Oras po natin, umalis po tayo ng bahay, mga 1:30. Siguro mga 2 PM po. Ayan. Dito na po tayo, KTM Pampanga. Yan po, KTM Pampanga. Pero hindi na po nila ginagamit yung service na yan. Lahat po ng service ngayon dun sa taas. Malaki kasi yung service area nila doon. Kompleto sila dito. Mga brand nila ng big bikes yan, KTM, saka Honda nila, CBR 500R, CBR 500R din, iba lang kulay. Ito nga bang Honda to? Ito yata yung CB 650, hindi 650, laki ng niya, laki ng black. Ba't mo lang nakalagay kung ilang cc? 650 po yata yan. Kaya lang, laki naman ng black niya. Ito naman mga Kawasaki nila. Honda pa rin. Dito po Kawasaki nila dati. Display area, kaya lang nire-renovate. Ang daming bago pala ng Honda. Ito po Honda. African Twin ng Honda. Adventure naman siya. Adventure bike.
yun pong mga nanada doon, ano, sports bike, race bike. Akyat po tayo doon, silipin natin, sa taas po yung ano. Dito po pala nila nilagay yung ano, Kawasaki nila. Silipin nga natin. Tapunan po. Sir, ma'am, pasilip lang ano sa mga unit mo. C900 RS Cafe. Cafe racer po ng Kawasaki. Uy, naka-promo. Dati price niya 642, ngayon 622. Nag-discount price siya ng 20,000. Laki. 900cc. Ito si 650. 415 naman. 650 siya. Okay. Grid 4 speed 1000cc 'yon. Kaya C1000 ito C650. Ito naman parehas din lang yata. Parehas din lang. Dominar. Yun, Dominar po nila ngayon. Ano na? Updated na yung sa CR. 400cc na siya. Tama po ba? Kasi yan ang choice natin dapat. Kaya lang, nung time na kinuha nga natin si Pongkanduk, yun nga, ang sa papel siya, ano? 373 yata. Si Pongkanduk, si Duke 390, 400cc sa papel. Kaya yun, yun nakuha natin. Duke 390. Available color nila sa Dominar 400, blue. Tsaka black. Ano ba ito? Matte black? Matte black, ano pa? Adventure, ano nila? Nakawasaki, ano nga ito, madam? Versi 1000. 1000cc adventure bike naman nila. Ano yun? Di ba dun kayo dati? Display niya? Gagawin service area? Ay, wala. Hindi na sa taas. Ayun. Maghihiwalay pala ng Kawasaki ng service nila. Ano nga ito? Vulcan? Vulcan. Sige nga po, pakiana. Naka-vlog po tayo. Ninja 650. Ah, ito yung latest. 2021 model. SRP 4500. Ilang cc nga? 650, syempre. Mm-hmm. Ano bang pinakaiba? Decals lang yata. Parehas lang sila, sir. Color lang din. And then yung price ko nila is 410,000. Versus dito, magkano to? Same price din, sir. Same price. Decals lang mga naiba, di ba? Yes po. Bali yan, sir, yung first inline 4 na 250. Ah, inline 4 na? Yes po. Na 250. Ah, 250 lang ba yan? Yes. Napapagkamalang big bike, pwede na ipasok to siguro sa expressway. Ilan cc siya? Yes, sir, 800cc. Ito po pala 250cc lang, pero ang lalaki na nila, oh. Tignan. Di ba, kapag pinasok mo sa expressway, hindi ka na si paparahe, kaya lang. Talagang hindi pa rin po talaga legal. Hindi pa rin talaga express legal. Mukhang big bike lang pero 250cc lang pala siya. Ang laki. Kaya lang maka mabigat na sa 250cc. Sana ginawa na din lang ano 400. Ayun. Akit po. Ito po. Pakita natin. Yan po ang price. Ganyan na lang. Screenshot po. Yun sa mga interesado. Yes, sa mga adventures natin sa Pampanga or Bulacan, nearby provinces. Contact number po, madam. Ayan, sir. Meron
Ah, meron na rin ah. So yung contact person, ikaw, yun yung nakalagay doon. Anong name mo sa FB? Yan, sir. Mm-hmm. Yun. Ayan. Yung si madam, hanapin niyo pag nag-inquire kayo. Mm-hmm. Bali, wala na si Jane, ano? Para ikaw replacement ni Jane. Wala na siya, di ba? Ayun. Hindi, meron lang akong ano sa taas, service. Nasa taas yung ano, akitin ko lang. Sa service nila, nado doon kasi yung unit ko. Nagpa-warranty ako. Sige, salamat. Thank you. Oh, thank you. Tapos tayo. Sa service nila. Ito naman tayo sa Suzuki. Yan, napakita ko na po sa inyo. Yung unit na. Dati, last year, at least Kawasaki. Ito tayo doon. Ito po ang kandok natin. Nakababa na yung engine natin. Please. Tanke, nakahubad na rin. Gas tank. Ano ba ang papalitan? Ito pa. Ito, replace din po ito. Yung loop na ito. Sa ano? Sa service, complain natin. Kasi susunod po niyan, hubad na frame. Re-replace na po niyan. Ano po, at least sariwang-sariwa. Ayun pala. Alam mo ba, Jot, na ang... Ano nga yung unang KTM? Version 1? Version 1. Ito, version 2. Pinagkaiba, isang napansin ko. Itong, ano man tawag din sa itim na nakalagay dyan? Para may cover yan. Mm-hmm. Yung version yan, 1 yata, wala. Wala. Itong latest model, meron na nito. Para may cover na itim eh. At least, yung binigay niya talagang version. Original. Wala naman ang kaso. Saka version 1, iisa lang yung frame niya. Dito, dalawa. Isang puwet, isang front. Yung ang tangkay, latag natin. Wala akong makita sa ano. Ito, masakit-sakit din eh. Magkano nga ito, Jeff? 39,000. Yung pork po. Dapat yung key, original. Amen. Pero ganito ang position niyan, di ba? Ang bigat. Yun. Yung tanke lang. Hindi natin nahubad nung ano. Napakita ng buo. Safe na safe po yung packaging nila. Kasi galing po talaga ng Austria. Tanke lang. Ay, nalaglag. Ay, nalaglag. May na naman. Ay, kasi pagbalik po natin yan, magiging update ko sa inyo yan. Yun na, ilalabas na po natin. Kaya yan, pinakita ko na sa inyo ito. At least, ano, yun nga, frame, ibabalik na yung frame, tsaka po yung gas tank. Ito po ang mga taga, ano, KTM Pampanga Service Area. Jeff, nakilala nyo na naman, di ba? Si Sir, pangalan mo ka, Sir? Tom. Si Tom. Si Marlon, hindi ko nabanggit ng ano. Si Marlon, yung taga dito service ng ano. KTM Pampanga. Pero yung KTM Pampanga, hindi lang naman ano, hindi lang naman KTM na, pero more on big bikes, di ba? Yeah. Pero hawak yung brand is yung Big Four. Kawasaki, Suzuki, KTM, ba hindi lang pala Big Four, Big Five na. Kasama ba si KTM sa Big Four? Yes, hindi. Big Five, pagkasama five. Si... Dito po yan, located sa Barangay San Agustin, Ramar Village, City of San Fernando, Pampanga. Pag-uwi na po tayo niyan. Maambun-ambun na naman. Umiyo natin. Umiyo natin. Umiyo po nung anak ko. Umiyo. Ano nga ba model itong umiyo niya na to? Ano po yata? 2018 model. Dito po yan sa ano? Sa Wiltec, Pampanga. Okay na po tayo niyan. Yun, in-update ko lang po kayo. Target po kasi nila matapos niyan next Thursday. Kasi 2 weeks po eh. Kaya balik po siguro tayo
next week na, pag yung buo na, kitang-kita ko sa inyo po yung finished product nila. Yung bagong itsura ni Pong Kando. Ilan po, thank you for watching. Ingat po tayong lahat. God bless, peace.